Ayon kay Ka-TH, ang kanilang lugar ay meron itong isang kasaysayan na may kaugnayan sa mga sundalong Hapon noong nakalipas na ikalawang digmaang pandaigdig. Sapagkat sa kanilang lugar, ang mga sundalong Hapon ay pansamantalang nagtago dito bago sila tuluyang umalis at lumipat sa ibang lugar. Dahil sa pansamantalang nanatili ang mga sundalong Hapon sa lugar nila Ka-TH, maraming mga tao ang may paniniwala, lalo na ang mga treasure hunters na meron silang itinago dito. Dahil sa paniniwalang ito, sinubukan ni Ka-TH na hanapin ang mga ito. At bilang umpisa, siya ay naghanap ng mga marka o palatandaang iniwan ng mga sundalong Hapon na may kaugnayan sa posibleng nakatagong kayamanan ni Yamashita sa kanyang lugar. Halos inikot ni Ka-TH ang buong paligid ng lugar kung saan pinaghihinalaang pansamantalang nagkampo ang mga sundalong Hapon. At sa kanyang pag-iikot ay meron siyang nadatnan na isang kakaibang malaking bato na may patag na ibabaw. Hindi naman ito gaanong mataas sapagkat ang halos buong katawan nito ay nakabaon sa ilalim ng lupa. Ayon kay Ka-TH, sa ibabaw ng naturang malaking bato ay may isang nakaukit na marka. At ito ay isang napakapamilyar na uri ng marka kung saan ay madalas niyang mapanood dito sa YouTube. At base sa kanyang sariling pananaw, siya ay nakakasiguro na ito ay isang man-made na marka. Agad na kinuhanan ito ni Ka-TH ng larawan para ipasuri kung siya ay hindi nagkakamali at kung ano na rin ang aking masasabi at magiging pagbasa sa kahulugan nito. Narito ang kuha ni Ka-TH sa aktual na markang kanyang natagpuan. Mapapansin natin dito na ito ay binubuo ng isang nakaukit na simbolong triangle at sa saktong gitna nito ay may perpektong bilog na butas. Base sa paraan ng pagkakaukit ng naturang marka na ito, ako ay sumasang-ayon kay Ka-TH na ito ay isang man-made o lehitimong marka na gawa ng mga sundalong Hapon. Triangle na may butas sa kanyang gitna. Umpisahan natin ang ating pagbabasa sa triangle na simbolo. Ang triangle bilang isang marka ay meron itong iba't ibang pwedeng maging kahulugan. At sadyang mahirap talagang tukuyin kung ano ang tugmang kahulugan nito kung wala itong kasamang ibang mga simbolo. Ang isang halimbawa dito bilang isang surface marker ay maaaring tumutukoy ito sa tatlong mahahalagang sulok sa naturang lugar. Maliban dito, ang mga simbolong triangle ay meron din itong kaugnayan sa volume o laki ng nakatagong deposito. Sa kadalasan, ay nauugnay ang triangle na simbolo sa large treasure deposit. Ngayon ay mabuti na lamang at may kasama itong isang butas dito sa saktong gitna. Talagang sinakto ang pagkakapwesto sa naturang butas na ito dito sa gitnang bahagi ng triangle kung saan ay isang palatandaan bilang man-made. Sa kadalasan, ang kahulugan ng butas bilang marka ay treasure deposit spot. Para mabuo ang kahulugan ng naturang marka na ito, ay combine lamang natin ang kahulugang large treasure deposit plus treasure deposit spot. Kaya ang magiging resulta ay large treasure deposit on the spot. Ibig sabihin, ang deposito ay nakabuon mismo sa naturang lokasyon na ito at ito ay isang napakalaking uri ng deposito. Ang operasyon. Dahil sa ang deposito na nakabuon dito ay isang large volume deposit, isa itong mahirap na proyekto lalo na sa mga nag-uumpisang grupo ng mga treasure hunters. Sapagkat base lamang sa aking sariling pananaw ay may isang napakalalim na tunnel sa ilalim nito na siyang kailangan nating hukayin.
Maliban pa dito ay mataas ang posibilidad na meron itong mga harang at mga mapanganib na patibong. Pero kung wala pa talagang kakayahang i-operate ni ka-TH ang naturang proyekto na ito, masasabi ko na may giveaway sa tabi-tabi o paligid ng lugar. Sapagkat base sa aking mga karanasan, ang mga large volume ang siyang karaniwang may pag-giveaway. At mas makakabuti na ito na lamang ang siyang subukang hanapin ni ka-TH. Ang masasabi ko kay ka-TH. Sadyang napakaganda ang naturang markang iyong natagpuan at walang duda na ito ay isang lehitimong marka. Maganda talaga itong i-operate kung meron kang sapat na pondo at maaasahang mga kasamahan sa paghuhukay. Pero kung wala ay masasabi ko na ikaw ay mabibigo lamang. Kung isa ka lamang solo na treasure hunter ay mas makakabuti kung hanapin mo na lamang muna ang giveaway nito. Sapagkat kung minsan ay hindi lamang giveaway kundi small treasure deposit na rin ang nakatago sa paligid nito. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.